Para tugunan ang tumataas sa demand sa kuryente, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may nakalatag na hakbang ang pamahalaan para makontrol ang presyo nito. Si Alan Francisco sa detalye. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na may plano ang gobyerno upang makontrol o mapangasiwaan ang presyo ng kuryente sa gitna ng tumataas na demand nito. Ito ang binanggit ng Pangulo nang makapanayam siya ng media sa Pikit Cotabato kasunod ng kanyang naging pagbisita kahapon. Ang naging consumption natin biglang tumaas talaga because of the, dahil napakainit. Kaya nakabantay kami ng husto. Kaya naman nagkakaroon ng problema sa mga iba't ibang sistema kaya namin tinututukan. At yung pagtaas ng meron kaming mga plano, mga strategy para hindi na magtaas ang presyo ng kuryente, at least for now in this crisis time. Isa sa ginagawa niya ay ang pagikayat sa National Grid Corporation of the Philippines na magtayo ng transmission lines at ito ang inaasang magpapalakas ng kuryente lalo na sa mga lugar na hindi konektado sa naturang grid. Sa NGCP, patuloy yung ating sinasabi sa kanila na magtayo na sila ng mga kanilang mga transmission lines na matagal nang inaantay, pati yung mga submarine cable ginagawa na natin para naman kapag may kuryente sa ibang lugar na excess capacity ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Pinuntahan ni Pangulong Marcos ang Cotabato dahil pinangunahan niya ang inaugurasyon ng Malitubog Maridagaw Irrigation Project Stage 2. Dito rin ay sinabi ni Pangulong Marcos ang aksyon ng pamahalaan upang palawakin ang water supply sa gitna ng La Niña phenomenon na inaasang tatama sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong taon. Tuloy-tuloy naman aniya ang suporta ng gobyerno sa mga magsasaka sa Mindanao sa pamamagitan ng pagibigay ng mga farm machineries at mga kagamitan. Gayun din ang pag-aayos ng irrigation system at teknolohiya na magpapalakas ng produksyon. So, ang susi talaga rito ay palawakin ang irrigation system. At yan ang ginagawa natin. Isang magandang halimbawa itong ating binuksan ngayong araw. Pagbigay sa galing Philmec, kukuha tayo ng mga makinarya, ng mga equipment, na farm equipment. Kasama na dyan yung tractor, yung mga post-harvest facilities para maging mas maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer. Hindi na sila masyadong nag-aalala at mas mababa ang production cost para mas malaki naman ang kita nila. This is the same thing that we've been trying to do. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.